Nakaraan ng halos 20 oras ay lumapag na ang private plane na sinasakyan ni Noah kasama niya rito ang 5 taon gulang na anak na si Kevi. Lumingon siya sa gawin nito at ngumiti nang makita ang anak na payapang natutulog. Tumayo si Noah at lumapit sa anak bago dahan-dahan itong binuhat na para bang isa itong babasagin na bagay na kailangan niyang ingatan. Kevi is a precious to him. Si Kevi ang pinakamagandang dumating sa buhay niya. Daddy? Malambing na tawag sa kanya ng anak at pinulupot ang maliliit na braso sa leeg ni Noah. We're here na po ba? Inaantok na tanong ni Kevi sa daddy niya. Sasagot pa lang sana si Noah nang magtanong na naman ito. Makikita ko na po ba ang mommy ko, daddy? Inosenteng tanong ni Kevi sa kanya. Napalunok na lang ng 3 beses si Noah at hinaplos ang ulo ng anak at hinalikan ang pisngi nito. Habang nagkakaisip kasi, si Kevi ay bukang bibig na rin ng mami nito na gusto na raw nitong makita. Nandito tayo sa Pilipinas, anak. Unang sagot ni Noah kay Kevi habang hinahaplos ang likod ng anak at hinihili ito para makatulog ulit sa mga bisig niya. Nagising ba kita, Kevi? Masuyong tanong pa niya. Ang pangalawang tanong ng anak ay hindi niya nasinagot dahil wala naman kasi siyang tamang isasagot dito. Gusto kong makita ang mommy ko, daddy. Iba ang sagot ng anak sa tanong niya. Mukhang hindi maganda ang gising ng anak ni Noah dahil sa pagkakabuhat niya. Kasi ay kung ano-ano na naman ang tinatanong sa kanya. Daddy. Nagbuntong hininga si Noah at umiling na lang dahil hindi niya kilala ang ina ni Kevi. Tanging ang mukha lang ng babae ang memoryadong-memoryado niya dahil sa bawat pagpikit niya ay ang mukha ng babae ang bumubungad sa kanya. Kusa kasing bumabalik-balik sa balintataw ni Noah ang senaryong 6 na taon na ang nakalipas kahit umalis sila rito sa Pilipinas at nanirahan na sa California. Nagbakasyon lang sila rito dahil anniversary ng mga magulang niya. Nagugutom na po ako, daddy. Imporma na lang ng anak sa kanya. Alam ni Noah na wala na itong gana dahil hindi naman nasagot ang tanong nito sa kanya. Okay, we are going to the nearest restaurant, Kevi. Malambing naman nasagot ni Noah sa anak at saka hinalik-halikan pa niya ang leeg nito na ikinahagik-gik naman ni Kevi habang naghihintay sila sa sasakyan na susundo sa kanila. Halika na anak, nandyan na ang sundo natin. Sir, pasensya na po dahil nalit po ako ng 1 minuto. Bungad ng driver ni Noah. At yumuko ito bago sila pinagbuksan ng pinto sa backseat. Biglang napatampal na lang ang kaniyang anak sa noon nito at sabay rin silang kumamot sa kanilang gilid ng kilay dahil bitin silang dalawa sa paghaharutan nila. Napailing na lang si Noah dahil sa mga mannerism nilang dalawa, literal na anak niya talaga si Kevi. Habang binabaybay nila ang daan papunta sa pinakamalapit na restaurant, ay naisipan ni Noah na bumili ng bulaklak para sa kaniyang ina. Kaya nag-research siya sa internet kung saan ang mas malapit na flower shop sa location nila para daanan na lang nila kapag uuwi na sila sa mansyon pagkatapos nilang kumain. Ano po yan, daddy? Malambing na tanong ni Kevi at dumukwang pa ito para makita ang tinitingnan ng kaniyang ama. Wow, flowers! Pumipili na silang dalawa ng mga magagandang sample ng flowers bouquet na nakikita nila sa posted online ng Ruby Flower Shop. Itinuro ni Kevi ang nagustuhan niya, kaya iyon na ang pinili ni Noah. Pwede rin pala itong ipaayos ayon sa kagustuhan mo. Sumenyas si Noah sa anak na huwag mag-ingay dahil tatawagan niya ang Ruby Flower Shop para maka-order na sila ng mamahalin na bulaklak. Thank you for calling Ruby Flower Shop. This is Ruby. How can I help you? Bungad ng tinig ng babae mula sa kabilang linya, napapikit si Noah sa malambing na boses nito na parabang pamilyar sa kaniya yon. Hello, how can I help you? Tanong ulit ng nagngangalang Ruby. Usal ni Noah at napalunok pa ng 3 beses. Can I order a bouquet?
Sabi niya at pinilit niyang huwag mautal. Hindi alam ni Noah pero pinagpapawisan ang kaniyang noo. What sample do you refer, sir? Magaan na tanong ng babae kay Noah. The expensive one. Mabilis na sagot ni Noah. Okay, sir. Thank you. Sabi pa ng babae. I send my payment through online at daanan ko na lang kapag natapos ng pinapagawa ko. Imporma ni Noah. At nagtipa siya sa isa niyang cellphone para makabayad through online bank sa account ng Ruby Flower Shop. I'll receive the payment, sir. Thank you. Malambing na sagot ng kausap bago pinatay ang tawag. Is that a simple call, Daddy? But you look so nervous. Pagbibiro ni Kevi sa ama. Nagkibit-balikat si Noah dahil tama naman ang anak niya. Simple lang naman talaga ang tawag kanina pero na-tense siya sa malambing na boses na narinig niya at pinagpawisan pa talaga siya sa hindi malaman na dahilan. Gutom lang yan, Daddy. Dugtong pa ng kaniyang anak. Hindi nagsalita si Noah kaya nakatingin lang sa kaniya. Si Kevi kinilitin niya ang tagiliran ng anak at nagkulitan na sila sa loob ng sasakyan. Mahal na mahal ni Noah ang anak dahil nabago ang lahat ng pananaw niya sa buhay nang dumating ang munting anghel sa buhay niya at nakontento siya. Sa katunayan, hindi sang-ayon si Noah noon sa kagustuhan ng kaniyang ina. Pero dahil makulit ang mami ni Noah, ay pinagbigyan niya ito dahil wala rin naman siyang magagawa pa kasi nakapagbayad na ito ng babae at inangkin niya ng ilang beses hanggang sa nakabuo sila. Masaya si Noah dahil dumating sa buhay niya ang anak kahit isang kasunduan lang ang nangyari para maisilang ang bata sa mundo na ginagalawan nila. Literal na walang pagmamahal na namagitan sa kanila ng ina ni Kevi. Hindi nga ito kilala ni Noah dahil binayaran lang naman ng kaniyang ina upang magdala at magsilang ng anak niya para may tagapagmana sa kayamanan nila. Anak, come. Malambing na sabi ni Noah sa anak dahil nasa tapat na sila ng resto. Inalis ni Kevi ang jacket na suot at nagpabuhat ito sa kaniyang ama bago sila pumasok sa loob ng restaurant. Daddy, can I go to the comfort room first? Samahan na kita, anak. Kaya ko naman po, Daddy. Big boy na po ako eh. Sad pa ni Kevi at nagpa-cute sa harapan ng ama. Okay, fine. Mag-iingat ka. Ngumiti at tumango ang anak niya bago patakbong tinungo ang comfort room. Kaya sinundan lang ito ng tingin ni Noah hanggang sa nawala ito sa paningin niya. Samantala, palabas naman ang batang si Rob Rafael sa comfort room nang may bumangga sa kaniya. Kapwa silang napaupo sa sahig dahil sa lakas ng impact ng pagkabangga sa kanilang katawan. Ano ba? Sabay nilang sigaw at sabay rin silang tumayo. Bakit mo ako binangga? Nagkorus ang dalawang bata sa pagsasalita at kapwa rin na kumunot ang noo nang magtama ang mga mata nila. Speechless sila, pareho sa nakikita nila na tila ba ay nagsasalamin lang silang dalawa. Nagpapakiramdaman din sila habang palipat-lipat ang mga mata nila sa isa't isa. Sino ka? Sabay na tanong ni na Kevi at Rob at sabay rin nilang itinuro ng isa't isa. Bakit kamukha kita? Nagtatakang tanong ni Rob sa kaharap. Bakit magkamukha tayo? Tanong naman ni Kevi. Huwag mong sabihin na. Sabay silang napatampal sa kanilang noo at pagkatapos sabay rin silang kumamot sa gilid ng kanilang kilay at nagkatitigan na naman sila. Bakit mo ba ako ginagaya, ha? Sita ni Kevi at pumaiwang pa siya na parang hari sa harapan ng kamukha niyang bata. At bakit naman kita gagayahin, ha, Aber? Balik na tanong naman ni Rob at pumaiwang din siya. Ginagaya mo nga ako? Naiinis na bulalas ni Kevi, sabay padyak ng kaliwang paa. Hindi nga kita ginagaya. Buwelta naman ni Rob. Papadyak din sana siya pero pinigilan na niya ang sarili. Rob, anak. Tinig ng dalawang bata sa babaeng malambing ang tinig sa pandinig nila.
Umayos sila ng tayo. Nagkatitigan lamang silang dalawa at hindi nagsalita na parang nagbabasahan lang din sila ng gagawin. Anak, hindi ka pa ba tapos? Muling tanong nga ng Nanay Ruby ni Rob at hindi makasagot ang bata dahil nakatuon lang ang mata niya sa kaharap. Bilisan mo na dyan anak, bakit sa ayaw mong magpasama kay nanay? Big boy na raw pero iihi lang, tagal naman. Reklamo pa ng nanay niya, kaya umiling na lang si Rob. Marami na kasing salita ang kanyang ina kapag hindi siya sumasagot na parang nawawala na siya. Marami pa tayong orders sa flower arrangement na gagawin. Imporma ni Ruby. Rob Rafael, nandyan ka pa ba? May pag-aala lang tanong ng ina ni Rob. Dahil buong pangalan niya ay tinawag nito. Papasok na ang nanay kung hindi ka palalabas dyan. Magsasalita na sana si Rob nang automatic na lumabas ang batang kamukha niya, kaya sinundan niya ito at nakita na lang niya na yakap-yakap na nito ang nanay niya. Alam niyang nag-aalala ang kaniyang ina, kaya gano'n ang eksenang nakita niya. Lumingon ang bata kay Rob at sumenyas siya na babalik gamit ang kaniyang hintuturo na pinaikot ito sa ere bago kumaway. Marunong namang umuwi si Rob dahil malapit lang naman ang restaurant sa flower shop nila ng nanay Ruby niya. At isa pa, ay kilala na siya sa resto. Susundan sana ni Rob ang kaniyang ina ng may pangahas na bumuhat sa kaniya at lumutang na siya sa ere. Gusto niyang magpumiglas, magwala, pero hindi niya ginawa dahil nilalambing na siya ng isang estranghero. Bakit ang tagal mo namang lumabas, anak? Malambing na tanong nang bumuhat kay Rob. Hindi alam ni Rob ang gagawin kaya tahimik lang siya at nag-isip. Anak? Tawag sa kanya kaya inangat ni Rob ang ulo niya upang tingnan ng lalaki. Natulala siya dahil sa nakikita niya. Kevi, are you okay? Nagtatakang tanong ng estranghero sa kanya. At kinapapa ang kanyang pisngi at leeg. May masakit ba sa'yo? May pag-aalalang tanong ng lalaki. Pero kusang umiling si Rob at kumamot sa gilid ng taingan niya. You look stressed, Kevi. Gusto mo ba ng tubig? Muling tanong nito kaya umangat naman ang ulo niya at tumingin sa kamukha niya. Here. Binigyan ni Noah ng tubig ang anak. Nakita naman ni Rob na kumamot sa gilid ng kilay nito ang estranghero at tumingala pa ito. Napabuntong hininga na lang si Noah habang pasimpleng tumitingin sa anak. Natahimik lang ito. Nagtataka siya dahil masigla pa naman ito nang pumunta sa comfort room. Pero ngayon ay parang pipi na si Kevi dahil tanging pag-iling at tango na lang ang sinasagot sa kanya. Kevi? Seryosong tawag niya sa anak. Na-stress na si Noah sa anak niya. Kumunot naman ang noo niya nang mapansin ang suot nito. Alam niya naman na naka-jacket ito kanina at inalis niya lang nang bumaba na sila bago pumasok dito sa loob ng restaurant. Hey, what's wrong? Sunod-sunod na tanong niya. Nang maalala ni Noah na baka nagtatampo ang anak sa kanya, kaya nagbuntong hininga ulit siya. Son, ilang beses ko bang sabihin sa'yo na hindi ko kilala ang mommy mo? Ang alam ko lang ay mukha niya. Naalala ko pa ang itsura ng mommy mo. Tumingin ulit ang anak niya sa kaniya. Tingin na tila naguguluhan kaya umiling na lang si Noah dahil din siguro sa pagod ay kung ano-ano na rin ang iniisip niya. Dagdagan pa ang damit ng anak ni Noah na baka nga nagkamali lang siya. Kasi hindi rin siya sigurado. Kaya hindi niya alam. Pero feeling niya ay polo shirt ang suot ng anak. Galing California, hindi t-shirt. Kumain ka na anak, gutom lang yan. Utos ni Noah sa anak dahil hindi na nito ginagalaw ang paborito nitong pagkain. Na-stress na siya. Pero naintindihan naman ni Noah ang bata. Baka napagod lang din ito sa biyahe kaya ganon ang inaasal. Inasikaso niya ang anak at sinubuan pa niya ito para makakain lang hanggang sa natapos na silang kumain. Hands-on si Noah sa pag-aalaga sa anak niyang si Kevi kahit may yaya ito sa California. Ibinibigay niya ang lahat sa anak basta para sa ikabubuti nito
But discipline is a discipline. Kapag mali, ay mali talaga. I love you, son. Malambing na sabi ni Noah kay Kevi. At niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan pa ang tutok ng ulo nito. Disiplina ang una sa lahat bilang isang ama dahil naniniwala siya sa kasabihan na ang isang mahusay na ama ay nagiiwan ng pangmatagalang impresyon sa kaniyang anak at alam din ni Noah na bawat mabuting puno ay nagbubunga ng mabubuting bunga. Pauwi na sila sa mansyon nang maalala ni Noah na may order pala siyang bulaklak. Kaya inutusan niya ang driver na dumaan muna sila sa Ruby Flower Shop na malapit lang dito para kunin ang pinaayos niyang bulaklak para sa ina niya. Nagha-humming naman si Ruby habang nag-aayos siya ng bulaklak. Hands-on siya sa business niya dahil dito lang sila kumikita ng anak. Gusto niya kasi lahat ng gawa niya ay worth it ito para sa mga customer niya. Masaya si Ruby dahil napalaki niya ng mabuti ang anak at nakatutulong na rin ito sa kaniya. Sumasama kasi si Rob sa kaniya kapag nagde-deliver siya ng mga bulaklak at minsan ay nagkukusa na rin ang anak niyang maghatid ng mga bouquet kapag kaya nito at lalakarin lang. Tulad ngayon na nakauwi agad sila ng kaniyang anak na si Rob. Galing kasi sila sa restaurant kung saan sila nag-deliver ng mga imported na bulaklak dahil may okasyon doon bukas at nilakad lang din nila. Anak? Tawag ni Ruby sa anak. May ginagawa si Ruby ngayon. Isang order na expensive bouquet. Kaya pinapaganda niya ang pag-aayos at uutusan sana niya ang anak na mag-abot ng mga bulaklak sa kanya para mas madali siyang matapos. Anak? Rob Rafael. Nagtataka si Ruby nang hindi man lang sumasagot ang anak sa kanya kaya wala siyang nagawa kundi ang pumasok sa loob ng bahay nila upang tingnan kung ano na ang ginagawa nito. Anak, kanina pa kita tinatawag, bakit hindi ka man lang sumasagot kay nanay? Tanong ni Ruby nang madatnan niya itong nakatingin lang din sa mga larawan nila na nakasabit lang sa dingding. Mula sanggol hanggang sa maglimang taon gulang na ito. Rob, naririnig mo ba ako? May diin na tawag niya sa buong pangalan ng bata. Pinamaywangan na ito ni Ruby. Dahil kanina pa siya dada ng dada pero hindi naman sumasagot ang anak. Nang biglang tumingin kay Ruby, ang tinatawag niyang Rob, ay natulala na lang siya sa nakikita ng dalawang mata niya. Ina siya. Kaya alam niya kung sino ang nasa harapan niya ngayon, kaya napakurap-kurap si Ruby at nag-init ang sulok ng mga mata niya. Anak ko! Nauutal na tawag ni Ruby. Sandali lang naman siyang tinapunan ng tingin at muling itinuon ang paningin sa dingding. Pwede ba akong lumapit? Nanginginig pa ang labing tanong niya. Hinintay na muna ni Ruby na tumango ito sa kanya bago siya nanginginig. Na lumapit sa harapan ng anak at lumuhod upang magpantay sila ng kambal ni Rob. Nagsimula nang tumulo ang mga luha niya dahil hindi niya inaasahan ng ganitong senaryo sa buhay niya. Matagal nang dinalangin at pinangarap ni Ruby na masilayan o makita man lang ang isa pang anak. Kahit nabuo sila ng walang pagmamahal, pero minahal niya ang mga ito dahil siyam na buwan niyang dinala at inalagaan sa loob ng kaniyang tiyan. Tumutulo ang mga luha at nanginginig na hinaplos ni Ruby ang pisngi ng bata dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita. Nasa harapan na niya ito. Hindi siya dapat magkamali. Anak, utal na utal pang sambit ni Ruby. Masakit mang isipin. Iyong sakit na parang nilalagari ang buong pagkatao niya dahil sa katotohanan. Katotohanan na ni isang letra sa pangalan ng kakambal ni Rob ay hindi alam ni Ruby dahil sa kasunduan nila noon ng ginang nakailanman ay hindi na siya makikilala pa ng kaniyang anak. Kailangan ni Ruby ng pera dahil nasa bingit ng kamatayan ng kaniyang ina at nasa presinto naman ang kaniyang ama
na siyang dahilan kung bakit inatake sa puso ang inay niya. Kaya tinanggap ni Ruby ang ganung sistema kahit labag sa loob niya. Kambal ang anak ni Ruby na hindi alam ng ginang noon dahil itinago niya ito. Matapos kasi nang may mangyari sa kanila ng estrangherong anak nito at nang nabuntis na siya ay inuwi ni Ruby sa bahay nila na tanging financial support lang ang ibinibigay sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na hindi sabihin ang totoo na kambal ang dinadala niya. Hanggang sa inilabas na ni Ruby ang dalawa at pinakiusapan niya ang doktor na ibigay ang isang anak niya sa ginang na naghihintay sa labas at huwag sabihin na may kambal ang anak niya. Ikaw nga, sambit ng batang si Kevi. Ikaw nga ang mommy ko. Napahagulgol na lamang si Ruby nang maramdaman niya ang dalawang maliliit na kamay ng anak na humahaplos sa mukha niya at kusang pinunasan pa ang mga luha niya sa pisngi. Yumakap ang mga maliliit na braso nito sa leeg ni Ruby dahilan para mayakap niya ito ng mahigpit. Nasa ganong senaryo sila ng anak nang biglang tumunog ang cellphone ni Ruby. Kaya mabilis niya itong kinuha sa likod ng bulsa niya at sinagot ang tawag. Thank you for calling Ruby Flower Shop. This is Ruby. How can I help you? Sagot ni Ruby at yakap-yakap pa rin niya ang anak niya. Miss, kukunin ko na sana ang pinapaayos kong bulaklak. Sagot sa kanya nang nasa kabilang linya. Biglang nataranta si Ruby dahil hindi pa niya naayos ang bulaklak pero alam niya na malapit naman itong matapos. Ano? Tal na sambit ni Ruby dahil hindi niya alam ang isasagot. Nandito na kami sa labas ng Ruby Flower Shop, miss. Imporma pa ng lalaki. Tumingin siya sa anak na nakatingin lang din sa kanya. Hindi alam ni Ruby ang gagawin dahil nalilito na siya. Iyong atensyon niya kasi ngayon ay nasa bata na at hindi na sa pag-aayos ng bulaklak. Sir, nagmamadali po ba kayo? Yes, after we pick up the flower. Bigyan niyo po ako ng 15 minuto para matapos na po ito. Okay, nasa labas na po ba kayo? Tanong pa ni Ruby sa customer. Plano niyang papasukin na nga lamang ito sa loob ng shop niya. Nahihiya kasi siya dahil hindi kaagad natapos ang order nito sa kanya. Yes, sagot naman ng lalaki. Saglit lang po sir, lalabas lang po ako para makapasok na po kayo ng shop. Talang nasaad ni Ruby. Halika anak. Ayan ni Ruby sa anak. Gusto niyang tanungin kung ano ang pangalan nito, pero nahihiya siya dahil baka buweltahan siya ng anak. Kaya itinikom na lamang ni Ruby ang kaniyang bibig. Pumasok na silang dalawa sa loob ng flower shop nang maalala ni Ruby si Rob. Kaya tumingin siya sa anak at nagtanong. Nasaan si Rob? Nasa restaurant po, mommy. Gut naman ni Kevi. Kaya natulala na naman si Ruby dahil tinawag siyang mommy na parang musika ito sa pandinig niya. Hindi siya nag-aalala sa anak niyang si Rob dahil marunong itong umuwing mag-isa kapag sa restaurant lang naman ito galing. Nasa dulo lang din ng eskinita ang lokasyon ng flower shop nila tapos sa likod nito ay ang bahay na ni Ruby. Kung lalabas ka sa shop, ay matatanaw na ang Luxy Restaurant na siyang suki na nila pagdating sa mga bulaklak. Binuksan ni Ruby ang pinto ng shop pero hindi niya inaasahan ang nakikita ng dalawang mata niya. Napakurap-kurap pa si Ruby dahil sa kumpirmasyon at hindi siya makapaniwala kaya naguluhan tuloy siya. Baka binibiro lang siya ng anak. Pero malakas ang paniniwala niyang hindi nga talaga si Rob ang nasa kanya. Pero ang tanong ay, paanong napunta ang anak niya sa daddy nito? Rob? Tawag niya at lumingon pa si Ruby sa likod niya dahil ramdam niyang nakasunod lang naman ang kaniyang anak. Naisip din ni Ruby na baka binibiro lang siya ng bata dahil matagal na kasing gustong makita at makasama ang ama nito. Binibiro mo ba ako, Rob? Seryosong tanong ni Ruby. Gusto niyang makasiguro dahil kapag nagkamali siya ay malalaman ang sekreto niya. I am not Rob Rafael, mommy. Sagot naman ni Kevi. Nagsalita na ito ng English
kaya naniwala na siya. I'm Kevi. Tumango na lang si Ruby dahil kumpirmado na niya na hindi talaga ito si Rob Rafael. Magsasalita pa lang sana ni Ruby nang makarinig siya ng sigaw galing sa labas. Kevi? Narinig nilang tawag ng lalaki sa batang tumakbo papalapit sa pinto ng shop. Kaya nakita ni Ruby kung paano huminto ang anak at lumingon sa estrangherong kinalimutan na niya. 6 na taon na ang lumipas. Hindi ba ang sabi ko sa iyo huwag kang tumakbo anak? Sita pa ng estranghero sa batang nagngangalang Rob na pinagkamalan lang na Kevi. Bumilis ang tibok ng puso ni Ruby dahil papalapit ng papalapit sa tapat ng shop niya ang lalaki. Gusto sana niyang magtago pero hindi makakilos si Ruby dahil para na siyang kandilang natutunaw. Pero naramdaman na lang ng isang kamay niya ang maliliit na kamay ng anak. Kaya natauhan si Ruby at tumingin sa anak. Nasa loob lang po ako ng bahay, Mommy. Palam ni Kevi. Tumakbo naman si Kevi papasok sa bahay nila kaya umiling na lang si Ruby at sinundan na lang niya ito ng tingin. At least, ngayon ay alam na ni Ruby kung ano ang pangalan ng isa pang anak. Paglingon ni Ruby sa labas, ay nakita niya na binuhat ng lalaki si Rob bago sila pumasok sa loob ng shop. Dahil pinagbuksan na niya ito, kaya malaya na silang nakapasok. Wala sa loob na inayos ni Ruby ang sarili bago tumingin kay Rob at nagkatitigan silang dalawa. Umupo muna kayo, sir. Nauutal na pag-alok ni Ruby sa lalaki. Hinarap ni Ruby ang naantalang pag-aayos ng bulaklak pero nanginginig ang kamay niya at hindi rin siya makakonsentrate dahil feeling niya ay nakatitig lang sa kanya ang estranghero. You look so tense. Seryosong sambit nito sa kanya. Hindi nagsalita si Ruby at itinuon lang ang pag-aayos sa order ng lalaki na hindi niya na matapos-tapos. Mabilis na lang po ito, imporma ni Ruby at tumingin sa estranghero. Alam naman niya na hindi na siguro siya mamumukahan nito dahil matagal na panahon na ang lumipas. Ikaw nga yun. Sabi pa nito nang makumpirma na si Ruby nga ang tinutukoy nito. Napapikit na lang si Ruby dahil akala niya ay hindi na siya maaalala pa ng lalaki kaya bigla siyang kinabahan. Dahil naisip ni Ruby ang kasunduan na tanging dahilan kung bakit naisalba ang buhay ng nanay niya at nakalabas sa presinto ang tatay niya. Tuliro. At hindi alam ang gagawin nang mabalitaan ni Ruby ang masaklap na nangyari sa kaniyang mahal na ina dahil inatake ito sa puso. Namumuo ang luha sa kaniyang mga mata nang pumasok si Ruby sa ospital. Habang sari-saring senaryo ang pumapasok sa kaniyang isipan at isa na rito ang wala silang kapera-pera. Kinakabahan siya, sabayan pa ng panginginig ng mga tuhod ni Ruby at pagpapawis ng mga kamay niya. Isa pa kasing problema ni Ruby ay ang kaniyang ama na siyang dahilan kung bakit nasa ospital ang kaniyang ina dahil sa gulong kinasangkutan ng itay niya. Huminga ng malalim si Ruby at hinakbang ang mga paa tapos lakad takbo ang ginawa niya upang mabilis na makarating sa nurse station nang biglang may bumangga sa kaniya. Kaya napaupo siya sa sahig. Aray ko ang balakan ko. Daing ni Ruby dahil literal na nasaktan talaga siya. Tumingala siya at automatikong lumuhod nang makita kung sino ang nabangga. I'm sorry po. Patawarin niyo po ako, hindi ko po sinasadya. Mabilis niyang sabi habang nakaluhod sa harapan ng ginang. Alam kasi ni Ruby na isa itong doktor dahil sa puting suot na tinatawag na laboratory gown. Naramdaman ni Ruby na hinawakan ng ginang ang dalawang balikat niya at tinulungan pa siyang tumayo dahil sa pagkakaluhod niya. Ako ang may kasalanan dahil hindi kita nakita. Paliwanag ng ginang. At tumitig lang ito sa mukha niya, kaya yumuko si Ruby. Nahihiya kasi siya sa kaharap dahil nagmumukha siyang basahan sa ayos niya at galing pa siya sa pag-iyak. Pasensya na po talaga,
Paghingi ng babae ng paumanhin. Okay lang, iha. Nakangiting sagot naman ang ginang kay Ruby at tinalikuran na siya. Inayos ni Ruby ang sarili at lumapit sa nurse station upang magtanong kung saang kwarto ang kaniyang ina. Nurse, saan po ang kwarto ng aking ina na si Mrs. Nanita Garcia? Magalang na tanong ni Ruby. Nakita niyang nagtipa sa computer ang nurse na naka-duty sa area na yon at tumingin uli ito kay Ruby. ICU, miss. Nasa ICU, miss. Literal na nablangko si Ruby nang marinig kung nasaan ang nanay niya. ICU, iyon kaya alam niyang critical ang kondisyon nito. Salamat. Pasasalamat ni Ruby na halos hindi niya mabigkas pa ng mabuti ang salitang lumabas sa bibig niya. Dali-daling pumunta sa ICU si Ruby at nang makarating siya ay para siyang naestatwa dahil sa nakikita. Maraming aparatos ang nakakabit sa katawan ng kaniyang ina kaya tumulo na lang ang kaniyang luha dahil naawa siya rito. Biglang tumunog ang cellphone ni Ruby kaya kinuha niya ito at tiningnan kung sino ang tumatawag sa kaniya. Sinagot niya ang tawag kahit hindi nakarehistro ang numero sa cellphone niya. Hello? Nauutal na sagot ni Ruby. Hello miss, police station to. Gusto ka raw kausapin ng iyong amang si Benedicto Garcia. Imporma ng nasa kabilang linya. Hindi na sumagot pa si Ruby dahil alam niyang problema naman ang sasabihin ng kaniyang ama. Hello anak? Mahinang saad ng tatay ni Ruby. Pasensya ka na kay tatay. Wala naman akong kasalanan. Kamusta ang anak mo, anak? Hindi pa rin sumasagot si Ruby dahil wala siyang maisasagot na maganda. Baka magiging problema na naman kapag sabihin ni Ruby sa tatay niya na critical ang nanay niya. Inosente ako, anak. Pero hindi ako makalalabas dahil kailangan daw ng kalahating milyon para makalabas ako. Sa narinig ay napaupo na lang si Ruby sa sahig at nabitawan niya ang cellphone niya at umiyak na lang ng umiyak. Anong klaseng kamalasan ba ang dumating ngayon sa buhay ni Ruby? Miss? Sambit ng isang ginang. Umangat ang ulo ni Ruby at nagulat siya dahil ang nakabangga niya kanina ay siyang nasa harapan niya ngayon. Tumayo si Ruby at nagbigay galang sa kaharap. Ikaw ba ang guardian ni Mrs. Garcia? Tanong nga ng doktor kay Ruby kaya tumango na nga lamang siya bilang sagot. Tatapatin na kita, iha. Ako ang doktor ng iyong ina at kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Hindi sumagot si Ruby dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng perang pambayad sa operasyon. Walang-wala sila sa estado ng buhay nila, kaya't swerte na sila. Kapag nakakain sila ng 3 beses sa isang araw, minsan nga ay 2 beses lang. Pero nagpapasalamat na sila sa biyayang natatanggap nila. Nakita ni Ruby na pumasok ang ginang sa loob ng ICU at sinuri ang nanay niya, kaya si Ruby naman ay napaupo na lang dahil sa problemang ibinigay sa kaniya. Hindi alam ni Ruby kung saan lalapit, pero nagdasal siya ng taimtim. Naniniwala siyang lahat ng problema ay may solusyon. Basta huwag lang mawala ng pag-asa sa buhay. Napatayo si Ruby nang makita niya na palabas na ang ginang at lumapit ito sa kinaroroon niya. Alam kong hindi ito magandang timing dahil lumalabas na nagka-take advantage ako sa kahinaan mo. Gusto mo bang magkapera? Bigyan mo ako ng tagapagmana sa pamamagitan ng anak ko. Bigyan niyo ako ng apo at kapalit ng 10 milyon. Walang paligoy-ligoy na offer ng ginang kay Ruby. Paano ho? Masyadong sakit sa ulo ang anak ko, iha. Babayaran kita para magsilang ng tagapagmana sa pamilya namin. Ako na ang bahalang makipag-usap sa anak ko basta pagkatapos ng 9 na buwan ay ibibigay mo sa amin ang lahat ng karapatan at huwag na huwag ka nang magpapakita pa kahit na kailan sa sanggol na isisilang mo. May pepermahan ka para malinaw lahat ng usapan. Kung gusto mo sa offer ko sa iyo, tawagan mo ko kaagad. Sabi ng ginang at kinuha ang calling card at ibinigay ito kay Ruby. Kinuha ni Ruby ang pagkakataon na iyon para sa mga magulang niya. Masama na siya sa paningin ng iba, pero alam niyang hero siya
sa kaniyang pamilya dahil ginawa niya lang ito para sa buhay ng nanay niya at para sa kalayaan ng tatay niya. Napakurap-kurap si Ruby sa naalala dahil ang senaryong iyon ang dahilan kung bakit may kasundo ang namamagitan sa kanila. Hey, are you okay? Tanong ng lalaking kaharap. Hindi alam ni Ruby kung ilang minuto siyang natulala dahil bumalik siya sa nakaraan. Umiling si Ruby at tinapos na ang ginawa dahil mahaba na ang oras para maghintay pa. Ang customer niya. Mabilis na lang ito, sir. Nang matapos ni Ruby ang flower bouquet, ay inabot na niya ito sa estranghero. Tumingin din si Ruby sa anak na si Rob na nakatingin na sa kaniya na parang may balak pa yatang sumama ito sa tatay. Son, say bye to her. Utos pa ng lalaki sa anak ni Ruby. Bye po. Magsasalita pa lang sana si Ruby nang makarinig sila ng batang sumisigaw mula sa loob ng kanilang bahay. Mommy, patakbong tinungo ni Ruby ang anak na siyang mag-isa lang sa loob ng bahay. Pero hindi niya inaasahan na sumunod din pala ang dalawa. Dahil sinundan ni Noah si Rob na bigla na lang ding tumakbo. Anong nangyari? May pag-aalalang tanong ni Ruby sa anak dahil nakaupo na ito sa sahig. Nakita nilang inaaway ito ng pusa ni Rob. Kevi? May pagtatakang tawag ng lalaki at nilingon niya si Rob. Daddy, daddy! Tawag ni Kevi sa daddy niya. Ang bad po ng cut! Umiiyak na sumbong nito at binuhat ni Noah ang anak na umiiyak dahil takot nga ito sa pusa. Sus, pusa lang yan o, oh. Takot ka niyan? Natatawang sabi ni Rob at inilapit nga. Talaga ang alaga niyang pusa sa kakambal kaya umiyak na nga na naman ito. Go away, go away! Pagtataboy ni Kevi sa kapatid niya pero tumawa lang si Rob na parang natutuwa pa sa nakikita. Rob Rafael? Sita ni Ruby sa anak kaya tumigil na nga rin ang mga to at nagtago na nga sa binti niya. Sorry po, nanay. Ulat si Noah sa nakikita ng dalawang mata niya dahil dalawang bata ang magkamukha. Hindi siya makapaniwalang may kambal sila ng babae. Alam niya kasi na ito ang babaeng binayaran ng mami niya noon. Hindi dapat magkamali si Noah. Paano to nangyari? Nung ni Noah at tumingin sa babae. Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Anak ko si Rob at magkamukha lang sila ng anak mo. Pagtanggi pa ni Ruby na parang kayang-kaya pa niyang pagtakpan ang katotohanan kung isa ng ebidensya ang dalawang batang magkamukha. Sa tingin mo ba paniniwalaan kita, miss? Natatawang tanong naman ni Noah. At ano naman ang gusto mong paniwalaan, sir? Na anak mo rin ang anak ko? Hindi dapat ako magkamali. Alam kong ikaw ang babaeng dinala noon ni mommy. Ikaw ang babaeng nagsilang sa anak kong si Kevi pero may kakambal siya. Seryosong sabi ni Noah at mariin na lamang napapikit si Ruby dahil wala na siyang kawala pa. Napatitig si Ruby sa kakambal ni Rob. Ayaw na niyang itago pa ang katotohanan dahil gusto niya ring mayakap at makasama ang isa pa niyang anak. Isang tagapagmana lang ang gusto ng iyong ina. Alam kong isa lamang kasunduan ng lahat. At hindi kita kilala. At sa maling paraan ay nabuo natin ang kambal pero minahal ko na sila nung pinagbubuntis ko sila. Isa akong ina at masakit sa parte ko ang hindi niya ako kilalanin bilang ina niya. Pero sa tingin mo ba, ibibigay ko pa sa inyo ni si Rob? Kaya yung wala nang natira sa akin? May hinanakit na sumbat ni Ruby at tumulo na lamang ang mga luha niya. Hindi naman nakapagsalita pa si Noah dahil nakaramdam siya ng kirot sa kaniyang dibdib. Naiintindihan na niya ang dalaga dahil talagang may punto ito. Wala naman akong balak na kunin siya sa'yo. Hayaan mo lang ako makilala ko siya. Nagsusumamong sambit nga at napatingin siya sa batang nagtatago sa binti ng ina nito. Gusto ko ring makilala si Kevi. Ibinaba ni Noah ang anak niya at kusa itong lumapit sa dalaga. Napaluhod si Ruby at sinalubong niya nang mahigpit na yakap ang kaniyang anak. Sabik na talaga siyang makita ito. Kahit nasa tabi na niya si Rob at kapiling niya ay tila hindi pa rin buo si Ruby na parang may kulang sa kaniya. Isang bitak ng pagkatao niya ang nawawala at ngayon nayakap-yakap na ni Ruby ang isa pa niyang anak ay naglabasan
ang emosyon niya. Anako, ako to, ang nanay Ruby mo. Humihikbing sambit ni Ruby at tinitigan niya ang maamo nitong mukha. Bakas ang mga luha sa pisngi ng bata. Ilang beses niyang hinalikan ang noo ni Kevi. Mommy! Umiiyak na sabi naman ni Kevi. Si Noah naman ay parang hinahaplos ng malambot na kamay ang kaniyang dibdib dahil sa nakikita niyang eksena ng mag-ina. Masaya siya para sa anak niya dahil nakita na nga ni Kevi ang mami nito. Tinitigan naman ni Noah ang isa pang kambal. Lumuhod din siya at naglahad ng kamay. Hawak-hawak pa rin ni Rob ang alaga nitong pusa. Lapit ka Rob, huwag ni Noah sa bata. Hinimas-himas pa nito ang balahibo ng pusa saka ibinaba. Akala ni Noah ay mahihirapan siya na kunin ang loob ng anak niya. Pero katulad din ito ni Kevi, ay nagkusa ring lumapit. Mahigpit din niyang niyakap ito. Bahagya siyang kumalas sa pagkakayakap niya rito at tinignan ng anak. What's your name again? Tanong ni Noah kahit alam na niya ang pangalan nito. Ngunit gusto niyang marinig mula sa bibig nito ang pangalan na babanggitin. Napangiti na lamang si Noah dahil napakamot sa gilid ng kilay nito, si Rob. Pati ang kakambal ni Kevi ay nakuha rin ang mannerism niya. Walang duda na anak ni Noah ang bata at nararamdaman niya rin ang lukso ng dugo. Ako po si Rob Rafael. Pagpapakilala ni Rob. Hindi ko alam na nag-exist ka rin naman pala sa mundo. Masaya akong makilala ka, my little Noah. Madamdamin na sabi ni Noah at hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. Ako rin po, tatay. Malambing din na sagot ni Rob sa kaniya at pinalupot pa ang maliit na braso sa leeg niya. Kaya pumikit si Noah at ninamnam ang yakap ng isa pa niyang anak na si Rob. Matapos ang isang oras ay nagpaalam na si Noah. Kadarating lang kasi namin from California at tiyak akong kanina pa naghihintay sa amin si Mommy. Sabi ni Noah. Tumango lang si Ruby. Hinalikan niya ang pisngi ni Kevi. Huwag mo na sanang bangkitin pa si Rob sa inyong ina, sir. Napatitig si Noah sa mukha ng dalaga. Hindi maipagkakaila na maganda rin ito. Matangos ang ilong at namumula ito maski ang pisngi. Natural na mapula ang mga labi. Basang-basa ang mahahaba nitong pilik mata dahil sa pag-iyak kanina. Noah Sullivan, ang pangalan ko. Tawagin mo na lang akong Noah. Pagpapakilala ni Noah sa babae. Kevin Ralph ang pangalan ng anak natin na nasa akin. Nakaramdam naman ang pag-iinit ng pisngi si Ruby dahil sa narinig sa sinabi nga nito na anak natin. Ruby Garcia ang pangalan ko. Rob Rafael naman ang pangalan niya. Sambit naman ni Ruby at nilingon niya ang anak na katabi na nito, ang kakambal. Sinusubukan ni Rob na sanayin si Kevi sa pusa. Pero sadyang matatakotin talaga ito. Anak ko si Rob, may karapatan naman siguro ako na gawin ko ang gusto ko sa kanya, hindi ba? Ipapakilala ko siya sa pamilya ko. Sabi naman ni Noah na ikinailing na nga lamang ni Ruby. Sinabi ko na sa iyo ang dahilan, Noah. Isang tagapagmana lang. Kahit mabigat sa loob ko na ibigay sa inyo si Kevi, ay wala naman akong makagawa pa. Nakipagkasundo ako sa iyong ina. Tutulungan niya ako sa problema ko noon. Kapalit ng pagsilang ko sa anak mo, binayaran niya ang operasyon ng nanay ko at nagawa niyang piyansahan ang aking ama mula sa pagkakakulong nito. Binigyan niya rin ako ng financial support nung pinagbubuntis ko pa ang anak mo. Pero pagkatapos ng 9 na buwan, ay puputulin ko na rin ang kung anumang koneksyon namin ng anak mo. Nakuha mo na si Kevi. Bakit ngayon gusto mo pang kunin si Rob? Mahabang pahayag ni Ruby at hindi na niya napigilan pa ang mapaiyak. Napahinga ng malalim si Noah at itinaas niya ang dalawang kamay na tila sumusuko na siya. Ruby, I told you, wala akong kukunin. Hindi ko kukunin mula sa inyo, si Rob. Ang gusto ko lang naman makuha ay ang karapatan ko bilang ama niya. Gusto ko rin ibigay kay Rob ang nararapat para sa kanya. Gayon din sa'yo, ang karapatan mo bilang ina ni Kevi. To be honest, matagal ko na talaga siyang gustong makita at makilala.
Alam ko na pareho tayo ng nararamdaman para sa mga anak natin. Sambit pa ni Noah at dahan-dahan nang tumango si Ruby. Gusto ko po ng pink tulips. Munting request ni Kevi sa daddy niya. Napangiti si Ruby at naluluha pa rin talaga siya. Kukunin na rin namin ito, Ruby. Sabi ni Noah at kukunin na sana niya ang buke ng magsalita ang anak niya. Ay, isa lang po, daddy. Napatango naman si Noah at inabutan na siya ni Ruby ng isang tangkay ng pink tulips. Nakangiting tinanggap iyon ng bata at lumapit sa maliit na pintuan, papasok iyon sa counter. Nagtaka naman si Ruby sa anak niyang si Kevi. Mami, lapit ka po rito. Sumunod naman si Ruby at binuksan niya ang pinto, saka siya lumuhod sa harapan ng kaniyang anak. Inabot ni Kevi ang kamay ng mami niya at marahan na pinatakan niya ito ng halik sa likod ng palad. I know po na ikaw po ang may-ari ng flower shop, mami. But ibibigay ko po ito sa iyo. I love you po, mami, and nice meeting you. Malambing na sambit ni Kevi at yumakap siya ulit sa mami niya. Mahal din kita, anak. At masayang-masaya ako dahil nakita ulit kita. Madamdamin na wika ni Ruby. Ako rin po ba, nanay? Ang pagsingit naman ni Rob sa yakapan ng ina at kakambal niya. Si Noah naman ay nakangiting binalingan niya ang anak na si Rob. Hanggang ngayon ay nasa bisig pa rin nito ang pusa. Ruby. Anong ikaw rin, Rob? Ano naman pong ibibigay ko kay tatay, nanay? Bibigyan ko rin po ba siya ng bulaklak? Nakangiwing tanong ni Rob sabay tingin kay Noah. Napahalakhak ang daddy niya. Nilapitan uli ni Noah si Rob. Anak, kahit wala ka nang ibibigay kay daddy, ayos lang yon. Ang mahalaga, kilala natin ang isa't isa. Sabi ni Noah sa anak at pinisil niya ang pisngi nito. Gusto niyo po ba ng pusa? Ibibigay ko po ito sa'yo, tatay. Humalik lang sa noon niya si Noah. Babalik kami rito para bisitahin kayo. Sabi ni Noah at hinawakan niya ang kamay ni Kevi. Mag-iingat kayo. Sambit naman ni Ruby at nagpaalam na nga sila. Ikaw bata, wala ka bang ibibigay sa akin? Sa halip na magpaalam si Rob ay yun ang lumabas sa bibig niya. Rob, ano ba namang bata ka? Kakambal mo siya, anak. Ikaw ang mas matanda kaysa kay Kevi. Sabi naman ni Ruby. Si Noah naman ay napailing lang. Magkamukha man ang mga anak niya. Pero magkaibang magkaiba naman ang mga ugali nito. Ano ba ang gusto mo? Napaisip naman si Rob. Isa lang ang gusto ko. Kaya mo bang ibigay yon sa akin? Tila nang hahamon na tanong pa ni Rob. Napakamot sa kilay niya si Kevi at napansin iyon ni Ruby. Isa na iyon sa mannerism ng kaniyang anak. Pati sa ganoong paraan ay may pagkakatulad din pala. Ano nga yon? Tanong ni Kevi. Lumapit naman si Rob sa kakambal niya at dahil may bit-bit siyang pusa ay lumalayo ito. Nanay, ayaw naman po niya sa akin, lumalayo po siya. Tatay! Sumbong ni Rob sa mga magulang niya na ikinatawa nila pareho. Ibaba mo kasi ang alaga mo, anak. Alam mong takot sa pusa ang kakambal mo eh. Mahinahon na sa adaman ni Ruby. Takot siya sa pusa, ayoko rin po sa kanya. Nakasimangot na sabi ni Rob at humugot ng malalim na hininga si Ruby. Sige na, Noah. Umalis na kayo. Dadaldalin lang kayo ni Rob. Ani ni Ruby at ngumiti lamang si Noah at muling humalik sa noo. Nang anak niyang nagtatampo. Babalik si daddy, anak. Paalala nga ni Noah bago sila umalis ni Kevi. Tinandaan ni Noah ang daan patungo sa flower shop ni Ruby. Sa hindi malaman na dahilan ay nakaramdam siya ng excitement na bumalik sa lugar nito. Mano po, naitay. Sambit ni Ruby at nagmano na nga siya sa magulang niya. Kinaya rin siya ni Rob. Mano po, lola, lolo. Sambit ni Rob. Kagabi lang kita na pang naginipan na po at ngayon nasa harapan na kita. Pero sa panaginip ko ay kasama mo na ang inyong kambal. Ang saya-saya nyo nga eh. Namilog naman ang mga mata ni Benedicto dahil hindi na nga niya napigilan pa ang sarili. Ngumiti na nga lamang si Ruby sa tatay niya. Kevi Ralph po ang pangalan ng isa po ninyong apo. Tay, next time po ay ipakikilala ko sa inyong anak ko.
Sabi pa nga ni Ruby, ano naman ang ibig mong sabihin anak? Nagtatakang tanong nga ng kanyang ina. Kasi po Nay Tay, nakilala na po namin si Kevy. Nasa flower shop po sila kanina kasama ang daddy niya. Kamukhang kamukha po talaga ni Rob ang kakambal niya. Masayang kwento pa ni Ruby. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga magulang niya ang totoong nangyari sa kaniya. Mahigit 6 na taon na ang nakalilipas. Nalungkot man ang mga ito dahil sa pagsasakripisyo ni Ruby, sa sarili niya ay naging masaya naman sila dahil kasama pa rin nila si Rob. Maraming dala na bagong laruan si Noah para ibigay ang mga iyon sa anak niyang si Rob. Hindi niya alam kung ano ang gusto nito, kaya bumili siya ng mas marami. Maaga silang umalis ng anak niyang si KV para bumalik sa flower shop. Pero pagdating nga roon ni Noah at KV, ay sarado pa ang shop. Daddy, umalis po kaya si Mommy at Rob? Kinakabahan na tanungan ni KV. Hindi anak, baka sarado pa sila. Hintayin na lang natin ang pabubukas nila. Sagot ni Noah. Ayaw niyang mag-isip ng negatibo. Alam naman ni Noah na hindi magagawa ni Ruby ang umalis na lang bigla. Mahigit 1 oras pa ang hinintay nila. Mabuti na lamang ay may upuan sa labas ng shop. Naawa si Noah sa anak dahil excited pa naman itong makita ang mommy at kakambal nito. Si mommy na po yun, daddy! Masayang bulalas ni Kevin nang makita niya sa malayo ang pamilyar na bulto ng katawan ni Ruby. Hawak nito sa kamay si Rob. Mommy! At hindi na nga napigilan ni Noah ang anak. Patakbong lumapit ito sa kinaroroonan ng ina at kapatid. Kevin anak, sambit naman ni Ruby at may ngiti sa mga labi niya. Ibinuka niya ang mga kamay at sinalubong ng mahigpit na yakap si Kevin. Si Rob naman ay hindi rin nagpatalo. Patakbong lumapit din siya sa daddy niya. Tatay! Masayang sigaw nito at may patalon-talon pa si Rob bago siya nakalapit sa kaniyang ama. Tumuloy na silang 4 sa loob ng flower shop. Nagtimpla ng kape para sa kanila si Ruby dahil may dala rin naman na pancake si Noah. Gatas naman para sa kambal. Ang aga niyo naman po pumunta rito. 9 a.m. nagbubukas ang shop. Imporma nga ni Ruby. Wala ka bang kasama ng staff mo rito, Ruby? Umupo si Ruby sa tabi nga ni na Kevin at Rob. Wala, may kapatid akong babae na nasa kolehiyala na. Minsan ay tumutulong siya sa akin pero pinapauwi ko rin sa bahay dahil nandoon ang mga magulang namin. Paliwanag naman ni Ruby at inasikaso niya ang anak niya. Tahimik na inobserbahan ni Noah ang dalaga at talagang nakikita niya ang maasikaso ito. Kahit 2 bata pa ang katabi ni Ruby, masasabi niyang wife material ito. Tiningnan pa ni Noah ang kamay ng babae at hinanapan niya kung may suot ba itong singsing dahil isa lang naman ang ibig sabihin yon, kasal na ito pero wala naman siyang nakita na singsing. Simple lang ang pananamit nito at wala man lang kolerete sa mukha ni Ruby. Dati ay wala namang pakialam si Noah kung hindi na niya makikita pa ulit ang babaeng kaniig niya dahil pagkatapos ng 9 na buwan ay dumating na sa buhay niya si Kevin. Ang sabi mo ay galing kayo sa California. Nagstay na ba kayo roon for good at uuwi rin kayo doon? Tanong ni Ruby at napatango naman si Noah. Yes, nandun na rin kasi ang business ko. May kinikilala bang ibang ina si Kevin? Muling tanong ni Ruby. Wala. Kaya nga madalas kanyang hanapin sa akin. Si Rob ba? May ibang ama ba siyang kinikilala? Tanong pa nga ni Noah. Sa dalagat ito naman ang umiling. Wala. Tipid na sagot na nga lamang ni Ruby at hinaplos niya ang buhok ng anak na busy sa pagkain. Si Kevin naman ay tahimik lang ding kumakain. Hindi ka ba kasal? Yun naman ang lumabas mula sa bibig ni Noah. 23 years old pa lang ako nung nagbuntis ako sa kambal. Ang tatay ko ay isang security guard lang at siya ang breadwinner namin. Pero nasangkot siya sa nakawan at pinatay ang may-ari ng mall. Sinugod sa ospital ang ina ko. Sa nalaman niyang problema ni tatay kaya naman ako ang gumawa ng lahat para masolusyonan.
Ang problema namin at wala pa akong balak na magpakasal pagkatapos kong manganak. Pinatayo ko ang flower shop na to noong isang taon na ang nakalipas at naging maayos na sa amin ang lahat. Nag-focus ako kay Rob at sa shop kaya hindi ko na naisipan pa ang mag-asawa. Mahabang pagkukwento pa nga ni Ruby, na ikinangiti na nga lamang ni Noah. Napaka-honest ng babae at hindi talaga ito nagdalawang isip na magkwento tungkol sa naging buhay nito noon. Salamat naman kung ganun, dahil hindi magkakaroon ng problema. Sambit pa nga ni Noah na ikinakunot ang noo ni Ruby. Ano namang ibig sabihin mo dun? Tanong ni Ruby na may pagtataka. Sagot pa lang sana ang binata nang may customer na kaagad siya. Kaya nagpaalam muna siya saglit. Si Noah naman ay dinala niya rin. Inilapag niya ito sa sahig at nanlaki ang mga mata ng kanyang anak. Ang gaganda naman ito, tatay! Akin po ba lahat ng to? Masayang tanong ni Rob. Nang dahil sa mga laruan na dala nga nito, tumango ang daddy niya. Dapat daddy nang itatawag mo kay daddy, hindi tatay, Rob. Ganun din kay mommy. Pangaral naman ni Kevin. Kumuha ng dalawang laruan na robot si Robot Tibingay ngayon kay Kevy. Dapat share tayong dalawa nito, hindi ako madamot kasi hindi ko naman malalaro lahat ng yan, no? Masaya si Noah sa nakikita. Magkakasundo ang mga anak niya. Dumami ang customer ni Ruby at mabuti na lamang at andoon nga si Noah kaya natulungan siya nito sa pamamagitan ng pagkuha ng bills ng mga customer niya. Nagsasara naman si Ruby kapag lunch time na at mamayang alauna ng hapon siya magbubukas. Inimbitahan naman ni Noah si Ruby na kumain sa resto. Since malapit din naman ito sa flower shop, marami na silang napag-usapan at magaan naman ang mga loob nila sa isa't isa. Kaya kahit kahapon lang silang nagkakilala ay parang magkaibigan na ang turingan nila. May sariling clothing lines si Noah. Babaero siya dati at kabila-kabila ang babae niya. Pera ng mga magulang niya ang nilulustay niya para lang makapunta sa bar o mag-travel sa ibang bansa. Nag-iisang anak ng mga magulang niya si Noah kaya nag-aalala ang mga ito sa pinaggagawa niya. Nagbago lang si Noah noong dalhin ng mami niya si Kevy. Sanggol pa lamang ito at wala siyang karanasan na mag-alaga ng bata. Pero noong nakita na ni Noah ang anak niya ay walang pag-aalinlangan na binuhat niya ito at naiyak pa siya. Sino ang mag-aakala na magbabago ang isang babaero dahil lang sa isang sanggol at anak niya? Sa pangalawang umaga, nakiusap si Ruby sa kapatid niya ang sinayumi upang magbantay ng shop niya. Naubos kasi ang bulaklak niya at iilan na rin ang natira. Sama po ako, mommy! Sigaw ni Rob nang makita niyang pasakay na ang kanyang ina sa truck nito. Wow, nakilala mo lang ang kakambal mong Inglesero ay mommy na rin ang tawag mo kay Ate Ruby, ah. Komento naman ni Naomi, nararoon nga sa labas ng flower shop. Tita naman, inangaasar ka na naman po sa akin porket may daddy akong pogi at ikaw ay walang syota, ay! Komento naman ni Rob. Kumunot naman ang noo ni Ruby. Huwag mo ang sagutin ng ganyan ng tita mo, anak. Dito ka na lang, baka mamaya darating na sina Kevy at daddy mo. Mommy, sama po ko! Pamimilit nga ni Rob. Nakasuot pa rin ito ng sombrero at ginaya nga ang outfit ng nanay niya. Naka-jumpsuit kasi si Ruby at nakaitim na sombrero. Sakto namang pagdating ng magamat, agad nga na bumati si Kevy sa mommy niya. Tita, ito po pala ang daddy Noah ko. Pogi niya po, diba? Kamukha ko. Pagbibida pa nga ni Rob sa tita niya at halos matulala pa nga si Naomi dahil totoong gwapo nga ang daddy ng pamangkin niya. Talaga namang naka-jackpot ang ate ni Naomi dahil pogi na nga ang anak nito, mas gwapo pa nga pala ang ama. Kevy, siya ang kapatid ko. Si tita Naomi, batiin mo siya anak. Marahan na utos naman ni Ruby. Hello po, I am Kevy Ralph. Pagpapakilala nga ni Kevy at lumapit nga siya sa tita niya. Ang gwapo mo nga, mas pogi ka pa kaysa kay Rob. Tita naman, magkamukha naman po kami ah. Reklamo nga ni Rob at natatawang hinagod nga ni Noah
ang likuran ng anak at sa kanya binalingan si Ruby. "Alis ka, Ruby?" tanong ni Noah at tumango ang dalaga. "Ngayon ko kukunin sa Baguio ang bulaklak. Mag-isa ka lang ba?" nababahalang tanong naman ni Noah. "Oo. Nabibigyan ako ng discount kapag ako mismo ang kukuha ng mga bulaklak na binibili ko. Kapag kasi sila pa ang magde-deliver ay may babayaran pa ako." Paliwanag ni Ruby. "Pwede ba kitang samahan?" "Hindi ba ako nakakabala, Noah?" "Nakakahiya naman." Sabi pa ni Ruby at umiling-iling na nga lamang ang binata. "Sasamahan na kita. Bakasyon namin ni Kevy kaya wala naman talaga akong kagawin. Next week pa ang wedding anniversary ng mga magulang ko. Sasamahan na kita kaysa naman ang mag-isa ka lang bibiyahe." Wika pa ni Noah. "Sama rin po ako, Mommy?" Pakiusap naman ni Kevy. Napanguso si Ruby. "Yan din ang tanong ng kakambal mo, anak. Malayo ang pupuntahan namin at baka mapagod pa kayong dalawa. Dito na lamang kayo sa tita nyo." Gumuhit naman ang lungkot sa mukha ng bata at tumingin si Ruby sa binata, nagkibit-balikat na nga lamang si Noah. Sa huli ay sumama na nga ang kambal sa mga magulang nila. Si Noah na ang nagmaneho ng truck dahil kayang-kaya naman itong mag-drive ng kung anumang uri ng sasakyan. "Tati, wala ka bang syota?" tanong bigla ni Rob na ikinatingin nga ni Ruby sa anak at nagulat naman si Noah. "Syota means girlfriend, anak." Paniniguradong tanong ni Noah. "Opo," tipid ng sagot ng anak nila. "Bakit ka naman nagtatanong tungkol dyan, Rob? Si Mommy po ay single naman, Daddy. What if ligawan mo po si Mommy?" Pagsingit naman ni Kevy at nanlaki ang mga mata ni Ruby. "Para may syota ka na, Daddy." Dugtong na saad naman ni Rob. Napahilot nga sa sentido niya si Ruby dahil magkambal nga ang dalawa. Pareho ang iniisip ng mga ito. Si Noah naman ay nagugustuhan na nga niya ang topic na yon para kay Noah ay walang kaso sa kanya kung si Ruby ang magiging girlfriend niya. Parang mas okay pa nga yun sa loob-loob niya. Bukod pa sa bonus na ang pagiging maganda nito, mabait pa at wife material. "Ayaw mo bang maging syota si Mommy namin, Daddy?" Inosenteng tanong pa nga ni Rob dahil wala pang sagot ang daddy niya tungkol doon. "Sige ka po, Daddy, baka maunahan ka na po. Ang ganda pa naman po ng Mommy namin, tapos mabait pa." Sabay tingin sa Mommy niya. Doon na napahalakak nga si Noah. Nahaliw siya sa mga anak niya. Samantala si Ruby naman ay may kung ano nga siyang naramdaman sa loob ng tiyan niya at ang init-init na nga ng pisngi niya. "Ano na po, Daddy? Galaw-galaw ka naman po dyan." Ani pa nga ni Rob. "Rob, anak, tumahimik ka na nga dyan. Huwag mong guluhin ng daddy mo, nagmamaneho siya." Mahinahon nga sabi ni Ruby. "Ikaw po, Mommy, kapag nanligaw po ang daddy namin, huwag mo siyang pahirapan, ha?" Napailing na nga lamang si Ruby. "Don't worry po, Mommy, mabait naman po ang daddy ko eh. Gwapo rin po siya, tsaka mabango. Alam niyo po ba, na bago kami pumunta sa flower shop ay hindi na po alam ni daddy kung ano po ang isusuot niya at halos maligo na nga po siya ng perfume eh." Mahabang paliwanag ni Kevy. "Kevy, ano na naman ba yan?" Nakaawang ang labing tanong ni Noah dahil talagang binubuko nga siya talaga ng anak niya. Totoo ang lahat ng sinabi nito. Excited kasi si Noah na makita nga si Ruby. Este, ang anak pala niyang si Rob. "Mabuti pa, Noah, itabi mo muna sa fast food restaurant ang sasakyan natin. Bibili lang ako ng pagkain. Dahil alam kong gutom lang ang mga bata, kaya kung ano-ano ang pinagsasabi nila." Usal nga ni Ruby at tumango na nga lamang si Noah. "Pwede naman kayong magsabi na gutom kami." Pagsigunda naman ni Noah at sabay kamot sa gilid ng kilay niya. Hindi nakatakas sa paningin ni Ruby ang gesture ng binata. Napatango siya dahil alam nga niya kung saan nakuha ng kambalang ganong mannerism. Sa daddy mismo ng mga anak niya. Ilang oras ang binyahe nga nila. Agad naman silang nakarating. "Ruby!" Tawag ng isang lalaki kay Ruby. Nagsalubong naman ang kilay ni Noah. May kakilala pala si Ruby dito. "Ayan po, Daddy. Ayan na nga pong sinasabi ni Kevy, maunahan ka na po." Segunda pa nga ni Rob. "See? Talaga namang binubukaw sila ng mga anak niya para lang paglapitin silang dalawa. Ano ba naman yan, isusumbong ko kayo sa mami niyo. Kung ano na naman ang pinagsasabi niyong dalawa." Nailing na nga lamang si Noah. Sa hindi niya malamang dahilan ay nakaramdam ng inis
si Noah dahil sa nakikita niyang masayang nag-uusap nga ang dalawa. Ruby, tawag nga ni Noah sa babae at binalingan nga siya nito. Hmm? Tugon nga ng babae. Tutulong na rin ako para mabilis tayo. Para hindi gabihin sa biyahe, baka kasi mainip ang mga anak natin. Sagot ni Noah at itinuro nga niya ang kambal na parehong nakasquat sa kalsada. Sige, ikaw ang bahala. Mabilis nga nilang nailipat ang mga bulaklak sa truck at agad silang nakabiyahe pa uwi. Yun nga lang nakatulog nga ang kambal. Kinantong na nga ni Ruby si Kevy at nakahilig nga ito sa dibdib niya. Si Rob naman ay nasa tabi niya rin at ang ulo nito nakasandal sa kanya. Napagod ang mga bata, kakadaldal, kaya hayaan na lang natin silang matulog, yan ang napalaan nila. Komento ni Noah. May kinangiti ni Ruby. Hayaan mo na. Si Rob talagang hindi sanay sa mahabang biyahe. Sabi pa ni Ruby at hinaplos-haplos niya ang buhok nito. Ganon din naman si Kevy. Wala eh, kambal sila. Nakaiting sabi ni Ruby. May tanong ako. Maya-maya pa ay biglang sambit ni Noah na parang seryoso. At napatingin naman sa gawin niya si Ruby. Ano naman yun? Tanong nga nito kay Noah. Minsan ba ay naisip mo na bigyan ng kumpletong pamilya si Rob? Tanong ni Noah na ikinahinto nga nang kausap niya. Hindi ko naisip. Ang bagay na yan, Noah. Ang pinangarap ko lang ay mabigyan ako ng pagkakataon na makita ulit si Kevy. Nung baby pa lang si Rob, ang dami kong pangihinayang. Paano kung nasa tabi ko pa siya? At pareho ko sila ni Rob na binibigyan ng gatas. Hinihele tuwing maiiyak sila. Bawat oras ang lumipas ay palagi ko silang naalala. Mahabang sambit ni Ruby at nasa tinig niya ang lungkot at pangihinayang. Walang gabi na hindi ako umiyak. Sa tuwing nagkakaganon ako, ay niyayakap ko lang si Rob. Malaking parte ang pagkatao ko ang nawala at yun ay si Kevy. Kaya noong nakita ko na ulit siya, ay unti-unting bumalik ang bitak na yon sa aking pagkatao. Nabuo ako bigla ni Kevy. Ngayon na nakita ko na siya ay parang hindi ko na kayang mawala pa siya sa akin. Mahabang pahayag ni Ruby. Kung ganon, seryosohin na natin ang kagustuhan ng mga anak natin. Tila may pinalidad bang saad ni Noah na ikinatigil naman ni Ruby. Gusto ko mabuo ang pamilya natin, Ruby. Gusto ko mabigyan ng kompleto at masayang pamilya ang mga anak natin. Hayaan mo sana ako. Hayaan mo na sana akong maging parte pa ng buhay mo. Seryosong wika pa ni Noah at umawang ang mga labi ng dalaga sa narinig. Kompletong pamilya. Kasama si Rob, Kevy at Noah. Mabubuo ang pamilya nila kung ahayaan ni Ruby na papasukin sa buhay niya ang binata. Walang kaso yun kung tutuusin dahil naman ito ang mga anak niya at aminado si Ruby na magaan ang loob niya kay Noah. Hindi lang ito gwapo, mabait at gentleman pa. Sige, subukan natin. Nauutal at nahihiyang pagsang-ayon ni Ruby. Nagiwas pa nga siya ng tingin. Malapad naman ang ngiti ni Noah dahil hindi siya nahirapan. Nakumbinsihin ang babae. Nandito na pala tayo. Kakamot-kamot sa pisnging sambit ni Rob. Napahikab naman si Kevy. Kagigising lang ng dalawang bubwit at saktong pagkarating nila sa flower shop ay siyang nagising naman ang mga anak ni Noah at Ruby. Naunang umibis sa truck si Noah upang alalayan na makababa ang mga anak niya. Si Kevy ang una niyang pinababa bago si Rob. Si Ruby naman ay napatitig pa siya sa kamay ng binata na nakalahad na sa kaniya. Hindi na pinaghintay pa ni Ruby si Noah at hinawakan na niya ang kamay nito. Nakaramdam pa siya ng boltaheng kuryente na nagmumula sa palad ni Noah at ganoon din naman ang nararamdaman ng lalaki. Salamat, sambit ni Ruby at nahihiyang ngumiti siya sa binata. Gumanti lang din ito ng matamis na ngiti sa kaniya. Lumipas pa ang apat na araw ay halatang halata na nga ang panliligaw ni Noah sa ina ng mga anak niya. At nagpasya siya na imbitahan ito sa wedding anniversary ng mga magulang niya. Subalit tumanggi si Ruby sa kadahilanan na natatakot ito sa ina ni Noah. 6 na taon na ang nakalipas, Ruby. Sa tingin ko naman ay wala na sa isip ni Mommy ang pinagkasundoan ninyo. At isa pa, nandyan si Rob, wika ni Noah.
Nasa flower shop sila ng araw na iyon at hawak ni Noah ang nanlalamig na kamay ng babaeng nililigawan niya. Nagsisimula na rin siyang magkagusto rito dahil sa magandang katangian ni Ruby. Natatakot ako, Noah. Hindi pa talaga ako handa na magpakita sa iyong ina at natatakot ako para kay Rob. Paano kung kunin niya rin si Rob sa akin? Kinakabahan at nag-aalalang usal pa ni Ruby. Sinapo ni Noah ang pisngi ng babae. Hindi ko naman hahayaan yun, Ruby. Huwag kang matakot sa bagay na yun. Ang gusto natin pareho ay ang mabuang pamilya natin. Pero kung hindi ka pa talaga handa, hindi naman kita pipilitin. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag dinala na kita sa bahay. Mahabang pahayag pa ni Noah. Matamis ang ngiting iginawad ni Ruby dahil maunawain naman pala talaga ang binata. Hayaan mo. Kapag handa na ako ay sasabihin ko naman sa'yo, Noah. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon. Wika ni Ruby. Take your time, love. Malambing na sambit ni Noah at kinindatan pa niya ito. Si Ruby ay napatakip na lang sa mukha niya dahil tiyak na namumula na naman ito. Talaga namang nararamdaman na ni Ruby ang kilig na akala mo naman ay isa pa siyang teenager. Eh, dalawa na nga ang anak niya. Hindi nga nadala ni Noah ang mag-ina niya sa wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Hindi naman siya ang tipong lalaki na mamimilit na lamang sa isang bagay na hindi pa pinaghahandaan ng isang tao. Mahalaga para kay Noah si Ruby dahil ito mismo ang ina ng kaniyang mga anak. Lumipas pa ang maraming buwan at talagang nanatili na sa bansa sina Noah at Kevi. Nagpatayo na rin ito ng isa pang branch ng clothing lines niya. Naging kasintahan na ni Noah si Ruby matapos ang tatlong buwan na kinikilala nila ang isa't isa ay nakuha niya rin ang matamis na oo ng babaeng nililigawan niya. Hi, nakita niyo ba si Noah Sullivan? Ang tanong ni Ruby sa isang babae. May dala siyang punpo ng bulaklak para ibigay sa boyfriend niya. Naging successful kasi ang kumpanya nito. Si Sir Noah ay nasa opisina niya. Nasa pangalawang pinto, sagot ng babae. Nagpasalamat si Ruby sa kasila nagtungo ni Kevi sa opisina ng daddy nito. Minsan, sinasadya nilang dalawa na magpalit, sina Kevi at Rob, para lang makasama nila ang bawat isa. Wala pa kasing nakaaalam tungkol sa kambal at hindi pwedeng umuwi ng bahay si Noah na hindi kasama ang anak. Ngayon ay si Kevi ang kasama ni Ruby at si Rob ay Sambit ni Kevi na ikinangiti ni Ruby. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Noah na nasa swivel chair nito. Noah, tawag niya sa nobyo. Nagangat ito ng ulo at nagulat pa nang makita siya ni Noah. Napatayo pa ang boyfriend ni Ruby at pagpasok nilang dalawa ni Kevi ay nakarinig na lamang sila ng pagkabasag ng isang bagay. Dahan-dahan na napalingon sa pinanggalingan ng ingay na iyon si Ruby at nabuhay ang kaba sa dibdib niya. Dahil ang ina ni Noah ang nakikita niya ngayon, palipat-lipat na ang tingin ng ginang sa dalawang batang magkamukha. Parang hihimatayin naman sa kaba si Ruby, pero agad siyang dinaluhan ng nobyo. No, huwag kang matakot, tiha, nagulat lang ako. Agaran na sabi ng ginang at nagkatinginan sina Ruby at Noah. Naintindihan naman ng ina ni Noah nang magpaliwanag na sila. At walang nakikita na galit ang ginang kay Ruby. Higit itong matuwa dahil nakita na siya ulit at may kakambal pa pala ang apo nito. Isang tagapagmana lang naman ang gusto namin noon ng daddy ni Noah. Dahil talagang sakit ng ulo ang anak namin niha. Ngayon ay nagsilang ka pala ng kambal. Nakonsensya rin ako sa ginawa ko pero umaasa pa rin ako na sana muli kitang makita, Ruby. Nakangiting sabi pa ng ina ni Noah. Hindi na sila nagkaroon pa ng problema dahil hindi naman pala hahadlang ang mami ni Noah. Bagkus ay botong-boto pa ito kay Ruby. At sana raw ay masundan agad ang kambal. Minsan, ang panggigipit sa iyo ng tadhana at pagbibigay ng matinding pagsubok ay iyon pala ang magiging susi mo upang buksan ang totoong kasiyahan at kapayapaan ng puso. Hindi naman masama ang magsakripisyo ka ng sarili mo
basta alam mo ang limitasyon at wala kang inaapakan na kahit sino. Nagtaka naman si Ruby dahil kanina pa niya hinihintay ang mag-aama niya. Dahil inaya siyang kumain sa labas pero paggabi na. Tatawagan na sana ni Ruby ang boyfriend niya nang makita na niya ang truck at huminto rin ito sa katapat niya. Nanlaki ang mga mata niya sa magandang bulaklak na tila gumagawa lang ng letra. Napaawang ang labi ni Ruby dahil sa nabasa niya. Nandoon ang mga anak niya. Nagsasaboy ng pulang rosas si Rob. Samantalang si Kevin naman ay nagpalipad ng maraming balloons. Huling nagpakita si Noah na may letrang bulaklak na hawak. Me. Humakbang palapit si Noah kay Ruby at iniluhod ang isa nitong binti kasabay na inilabas ang kaheta na may laman ng magandang uri ng singsing. Ruby, ang mga anak natin ang naging susi kaya pinagtagpo tayong dalawa. Kaya sana hayaan mo akong makasama ka hanggang sa pagtanda natin at habang buhay. Pwede ko bang palitan ang apelyido mo ng pangalan ng pamilya ko? Madamdami na tanong ni Noah at napatango si Ruby. Siyempre naman. Kahit saan mo pa ako simbahan na dalhin, oo pa rin ang sagot ko. Naluluhang saad ni Ruby. Mabilis na isinuot ni Noah ang singsing sa kanya. Ngumiti muna ito bago siya siniil nang mariin na halik at buong puso namang tumugon si Ruby. Mahal na mahal kita, Ruby. May sinseridad na sambit ni Noah kay Ruby. Hindi niya akalain na mamahalin niya rin pala ang ina ng mga anak niya sa maikling panahon lang. Mahal din kita, Noah. Mahal na mahal. Wika naman ni Ruby. Mahigpit na nagyakapan pa sila at doon lang napansin ni Ruby ang mga magulang nila ni Noah. Pinaghiwalay man ng tadhana ang magkapatid ay sa huli, pinagtagpo pa rin sila at naging susi para magkatuluyan ng mommy at daddy nila. Hindi rin nagtagal ay ikinasal sina Noah at Ruby. Natupad pa rin ang pangarap ng mga bubuit na mabuo silang magpamilya. Isang buwan ang lumipas ay nagbunga ang pagmamahalan nilang dalawa. Sina Kevin at Rob, sila man ang bunga ng sakripisyo ay naging daan pa rin sila sa pagkakaroon nila ng magandang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Ruby at Noah. Maraming maraming salamat po sa lahat at ingat po tayong lahat sa bagyo. Thanks for listening at shout out po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio, Saria, Mira's Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Barroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obehero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merli Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Aileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tansinko, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa De Los Reyes Arroyo, Lea Paul Vinar, Steve The Music, Rain, Presbyteros Rose, Austin Alito, Alexa Ani, Matea Estrera Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Barroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niseto, Marian, Ann Aliflor, Lili Roda Barcial, Alma Ebdao,
Minda Tandok, Flores Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardilio, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floridette, Nat Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita De Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa Lisa, Estelita Mejia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza De Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jeroina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbe Tanaban, Flor Salvalion, Quid, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Reseline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Dai Pangan, Lin Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lin, Merlilin, Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina,
Aparata, Annaline Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po.